Okay, pagdating mo sa injector, kapag ito ay hinusgahan, nasira na, 26,000 ang isa neto. Eh, apat yan. Kita niyo yung mga sisirain yan, ano naging cost? Sir, fuel filter lang, di ka lang nakalimutan mo lang magpalit. Okay mga Babs, ito ang numero unong sumisira sa makina natin, fuel filter. Ito po dapat pinapalitan every 10,000 km run pag mga diesel. Okay, sa libro nyo, kasi in general yung sa libro eh, pwedeng Europe, Japan, buong mundo, nakalagay doon 20,000 daw. Copy. Pero dito, hindi pwede. Kasi tingnan mo naman, tingnan niya po yung pagkakaiba ng malinis na marumi. Ang sinisira po ng maruming fuel, pag nakawala po yan sa fuel filter, dati pag nakawala po yan, ang sinisira po yan unang-una ay yung, o dito muna tayo, ito muna sisirain niya sir, yung floater nyo rito. Yan, yung floater muna niyan, yung sensor niyan. Yung lagi nakailaw dun sir na gas. Kahit palitan mo siya ng fuel filter, minsan di na matanggal kasi na-stuck na yung floater. Yan, yun ang ganyan niya. Copy, yan ang unang-una sisirain niyan, 6.5. Original, diba? Pabor. Yan. Tapos, sa susunod naman niya, sisirain yung suction control valve, SCV. Sa mga GD engine, walang SCV. Kaya pag sila namatayan, nasira ang kanilang, ayaw mandat, palit ang buong injection pump. Sa kanila, 100,000 yun. Pabor na naman, may labor pa kami ron. Tapos, nung susunod naman, diba? Common rail. Yung common rail niya, napakamahal. Yung pressure sensor, ito sir, yung dalawa. Kabilaan yan. Kabilaan. Sa may common rail. Yung return, at saka yung pressure. Dito yan kung nagbabasa ng pressure. Yan. Pag nasira yan, minsan wala kang makuha ang sensor lang. Isang buong common rail yan. So, nasa 35 yan. Magkano? Hindi ko alam. Mahal na naman. O di ibig sabihin, check engine ka pa rin kasi nag-large leak. P0093 ang error code mo dyan. Aakit ka naman sa mga injector. Okay, pagdating mo sa injector, kapag ito ay hinusgahan, nasira na, 26,000 ang isa neto. Eh, apat yan. Kita niyo yung mga sisirain yan, ano naging cost? Sir, fuel filter lang, di ka lang nakalimutan mo lang magpalit. Kasi sa Pilipinas, hindi natin pinapansin yan. Basta nakapag-change oil na ako, okay na. Yung fuel filter, hindi naman na-advise sa palitan. Sasabay niyo po yan sa change oil nyo. Magkano lang naman yan. At saka ito dapat binubunot. Yan. Binubunot po yan. Binubuksan kagaya ng mga iba nandito. Ito sa Ford Ranger. Copy? So almost the same lang naman yan. Ibig sabihin element type. Okay? So dapat nililinis. Nihugasan. Ayan. Diba? Para walang ribaba na maiiwan dyan. Copy? Kaya dapat ito binubunot. Ang iba kasi ginagawa, bubuksan dyan, tutuklapin, tapos huhugot, kukunin yung luma, lulubog yung bago. Andyan pa rin ang tubig at dumi. Diba? Check engine ka na naman yan, sir. Diba? P0093 ka na naman. Copy? Ito po, kaya naman ito dumudumi agad-agad. Kasi kapag nagpagas, almost empty na. Kapag almost empty na po, kayo magpagas, tapos hindi pa pinapatay yung engine doon sa gasolinahan, pag sinali ng gasoline, anong diesel, bulabog. Nahihigop ngayon siya ng suction, papunta ngayon dito. Kaya magtataka ka, mamaya, pag tinanggal natin to, nilinis, lalabas siya, malinis na. Paano? Nakatining yung, ano mo. Diba? Yung tangke, nakatining. Kaya napaka-importante, mga pumps ng PMS. Diba? Mas mapapahaba mo yung buhay niyan. Halimbawa, paano ba haba buhay? Yung sinasabi ni Master. Kung nag-change oil ka every 6 months, o 6 months na naman, nadagdag ka naman doon sa internal niya. Huwag tamaan. Ganun lang naman yung prinsipyo niyon. Copy? Yan yung importance ng PMS. Okay. So yun lang mga Babs. Sana meron na naman tayong natutunan kahit konting-konti lang. Sabi ko nga sa inyo mga Pops, paulit-ulit. Ang magaling na mekaniko, yung may-ari.
Tama, kasi kami gagawa lang. O, kayo dapat ang nagdedesisyon yan. O, diba? Yan, na nagbibigay na kami ng mga gantong information na in your naked eye, hindi naman namin kayo binubola na, diba, ganyan. Maraming salamat mga paps. Dami pa rin nating na viewers. Okay, maraming salamat sir and ciao. Love you all, love you.